ang ziyara mamnu'a, ang ipinagbawal na pagbisita. May ilang mga gawain na ipinagbawal sa pagpunta sa libingan na maaring marahin nagagawa natin ang ilan dito. Una, ang pagtatayo ng istruktura sa libingan. Hindi pwede. Meron ngayon na, subhanallah, nagtayo ng istruktura parang bahay sa tabi mismo ng libingan at dinikuratan ang struktura sa mismong tabi ng libingan. Ito ay bid'ah na maaaring umantong sa pagdadakila. Ang tanging ipinahintulot sa libingan ay pwedeng maglagay ng hollow blocks na isang dangkal. Maaaring isang hollow block lamang, pwede. Pero yung gumawa ka ng struktura o di kayong libingan, taasan ng mas mataas. May ito ay ginawang haram, bid'ah, na ialintulad mo sa mga puntod ng mga kuffar. May mga libingan ngayon na tinataas sa mismo yung libingan. Ang tinutukoy natin mismo yung libingan, yung gagawin mong dalagyan mo ng bakod sa medyo malayo para hindi mapasok ng mga aso o mga hayo, pwede. Pero yung mismong puntod, tataasan mo ng para mong gagawing ribulto, ito ay pinagbawal. At inutusan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam si Ali na kung ano, lahat ng libingan na ganito ang kalagayan niya, ibawasan niya. Ang itanging pinaintulot ng mga ulama ay dangkal, isang hollow block. Ang pagsasala ng sala sa mga libingan, paglibing sa loob o labas ng masjid, ang pagsasala sa mga libingan, ito yung tinutukoy natin na bid'ah na gawain. Ang mga, mayroong mga lihis na sekta na nangangaral at pinaniniwalaan nilang pwedeng magsala ng dalawang rak'a at ito ay may kahigitan. Ito ay kasinungalingan, kabulaanan, walang katotohanan. Kahit pa magbanggit sila ng mga hadith, ito ay hindi authenticated, fabricated na hadith. Walang hadith na nabanggit na ikaw ay magsala sa libingan, bakos ito ay haram, bid'ah, pagdadakila sa mga libingan. Ang tinutukoy natin na sala yung dalawang rak'a, halimbawa, na sunnah, may ruko, may sujud. Yung kaninang nabanggit ko na sala janaza, ang literal na kahulugan ng sala janaza, dua. Magdudua ka lamang. Yung ginagawa nating sala janaza, no? Pwede natin gawin yun sa libingan kung hindi nasalaan yung ating kapatid. Dahil magdudua lamang tayo kay Allah para sa namatay. Yan ang katotohanan ng sala janaza. Walang ruko, walang sujud. So pwedeng isagawa sa mismong makbar. Katulad ng nangyari ngayon sa mga sa pandemya na inahatid direct ang bangkay, hindi nasasalaan sa masjid, pero ang guidance, ang panuntunan ay pwede natin doon salahan ng ating kapatid ng sala janaza. Hindi yung salang may ruko, may sujud. Ito ay bid'ah. Ang pagbisita sa libingan tuwing Friday sa paniniwala na may kahigitan ito. May mga list din na sekta sa panahon ngayon na mismo na pinaniniwalaan at sinasabing ang pagbisita sa libingan sa tuwing Friday ay katumbas ng gantimpala ng parang ikaw ay nag-hajj. Subhanallah. Ito ay walang katotohanan. Maudu' kasinungalingan ng mga hadith na kanyang isinasalaysay, binabanggit. Walang kahigitan. Pag yung nabanggit natin na kapag tinutukoy mo ang pagbisita taon-taon o di kaya sa bawat linggo, linggo-linggo, tuwing Friday, ito ay bid'ah. Walang katotohanan ang ganitong gawain. Ito ay uri ng mga bid'ah na nagagawa ng karamihan o ng ilan sa atin. Ika-apat, ipinagbawal ang tawassul sa mga libingan. Ang tawassul, yung gagawin mong tagapamagitan ang mga namatay. Kakausapin mo, hihiling ka sa kanila. So, subhanallah. Ito ay meron. Hindi niyo lang nasasaksihan o namamalayan. Ang mga lihis na sekta, pinaniniwalaan nila na ang mga namatay nakakarinig. At sa ganitong pananaw, kinakausap nila, gumagawa sila ng tawassul. Ginagawa nilang tagapamagitan ng mga namatay.
Pumupunta sila sa mga muntod, kinakausap, ya fulan, ya fulan, hilingin mo kay Allah o di kaya mamagitan ka kay Allah na kami ay kahabagan niya ako, papasukin sa paraiso o di kaya patawarin niya ang aking kasalanan o di kaya kinakausap, humihiling sa kanya na pagalingin ang aking mga anak. Ito ay haram, bakus, shirk, pagtatambal, malaking pagtatambal dahil ang dua ay diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kaibahan niya sa ginagawa ng mga Christian na ginagawang tagapamagitan si Jesus Cristo? Walang haram ang pagtatawasul sa mga namatay. Kapag namatay ang tao, wala na, hindi na nakakarinig ang mga namatay. Ito ay bida, bakos ito ay shirk, pagtatambal. Kabilang din sa mga pinagbawal, ang pagsusulat ng pangalan at date ng pagpano sa mga libingan. Ito ay gawain ng mga kufar. Sinusulatan ng pangalan at petsa ng pagpano ng bangkay na matay. Hindi na kailangan ng sulatan. Maglagay lamang ng isang palatandaan na maliit na palatandaan na yun ang libingan ng iyong mahal sa buhay. Kahit anong palatandaan na maiiba sa ibang libingan. Wag lang masyadong mataas, basta may palatandaan. Huwag sulatan ng pangalan. Huwag sulatan ng date. Ito'y pabalintulad, panggaya sa mga kufa. Paglalagay ng bulaklak sa mga libingan. Subhanallah. Ito'y gawain din ng mga kufa. Meron akong nakita dito. Sa libingan, mayroong tent na at pag daw taong-taong binibisita nila, kumakain sila doon. Subhanallah. Ito ay gawain ng kufar. Nagdadala sila ng bulaklak. Ang pagbisita sa libingan ay kinukuhaan ng aral. Hindi pamamasyal. Ang paglalagay ng kandila o ilaw, maliban lamang kung gagamitin sa panahon ng paglibing sa gabi. Kung lalagyan ng kandila o ilaw yung mismong libingan. Ito ay haram, maliban na lamang daw kung gabi na maglilibing tayo. So kakakailangan natin ng ilaw para makita natin. Pero yung lalagyan mo, mananatiling ilaw o kandila mismo sa ibabaw ng libingan, ito ay haram. Pagdadakila sa libingan at panggaya din sa mga kufar. Subalit kung may sementeryo tayong malaki, sa labas ng sementeryo maglalagay tayo ng ilaw, pwede. Pero yung mismong libingan ang tinutukoy natin, ang ipinagbawal. Huwag magbibigkas o gagawa ng anumang bagay na ikagagalit ni Allah. Minsan may mga taong bumibisita sa libingan. Nagsasabi ng mga salita na hindi ikinagagalit ni Allah. Paano na kami kung wala ka o anumang katulad nito? Umiiyak, humahagulgul ng pag-iyak at nagsasalita ng mga haram. Pagpapakita ng hindi pagtanggap sa kadar. Ito ay haram, ipinagbawal. Pwede ang pag-iyak. Dahil mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay umiyak sa pagpano ng kanyang mga anak o ang kanyang anak. Subalit yung magsasalita tayo, magpapakita tayo ng salita o gawain na sumasalungat o lumalabag sa kadar, itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi maaari, hindi pwede. Bakos ito ay magkabilang sa mga malalaking kasalanan. Ang paghihimas o paghahalik sa libingan bilang tabarrok sa puntod. Yung inahalikan, inihimas ang libingan bilang tabarrok. Ang tabarrok, yung bagang kukuha ka ng kabutihan, maghihimas ka kung halimbawa, tuwalya, panyo, didikita mo sa paniniwalam na yung libingan ay nagdudulot ng kabutihan. Ito ay haram, bagkus ito ay shirk, pagtatambal. Kabilang lamang ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa mga ipinagbawal ang pinakamalaking maksud, layunin kung bakit ito pinagbawal sa religious Islam, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay kabilang sa mga gawain na pwedeng maging lagusan, dahilan upang dakilain at makagawa ng shirk, pagtatambal sa mga libingan at bilang pagmamalabis, gulo. Tandaan natin ang pagmamalabis, pagiging extremist sa religious Islam ay pinagbawal. Iyako malgulo, sabi ng mahal na propeta. Iwasan nyo, layuan nyo ang pagmamalabis sa relihiyon, ang pagmamalabis sa mga puntod. Dahil ang mga nakapagsira
nakapagwasak sa mga nauna sa inyo, mga Yahud, mga Kristiyano na katulad ng kanilang pagmamalabis kay Hesukristo. Layuan niyo ang gulo dahil ito ang nakapagwasak sa mga nauna sa inyo. Kaya layuan niyo ang iwasan niyo na kayo ay makapaggawa ng gulo pagmamalabis ng katulad ng pagmamalabis sa mga libingan, sa mga puntod.